So, hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So, for this video ay babike check lang natin itong Phantom 799 and kung bakit sobrang sulit niya. So guys, tapusin niyo itong video na ito para malaman niyo kung gaano siya kasulit. As in guys, hindi kayo maniniwala. And I think ito na rin yung pinakasulit na mountain bike na nakita ko ngayon 2020. Pero bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nga pala nakakasubscribe dito sa ating channel, pindutin niyo lang yung subscribe button dyan sa baba at i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Pero bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po linawin na wala nga po pala akong sariling bike shop. Dahil meron po mga ibang nag-PPM sa akin na kung meron ba daw akong bike shop at gusto daw nilang umorder sa akin. So again, inuulit ko po, wala po akong sariling bike shop. And unang-una sa lahat, nandito po ako sa YouTube bilang isang YouTuber at hindi bilang isang online seller. At saka isa pa, kung meron naman ako sariling bike shop, bakit pa ako magpapakahirap na kumuha ng pictures ng iba't ibang mga bikes na pinopost ng mga Facebook page ng mga bike shop sa Facebook. So okay, so mabalik tayo dito sa Phantom 799. So tignan muna natin yung kanyang overall aesthetics. Kung pagdating sa aesthetics, nagustuhan ko yung itsura ng frame nito. Maganda yung kanyang paint job at hindi tinadtad sa mga decals. And pagdating naman sa geometry ng kanyang frame, hawig nito yung Colvilina frame at saka yung Mountain Peak Aero. Hindi ko lang alam kung saan ba talaga nila kinuha yung design ng frame nito at kung ano yun na itutulong nito. Nung una, inakala ko na baka masyadong mataas yung head tube angle niya. Pero kahit pataas yung style ng kanyang frame, hindi naman naging steep or mataas yung head tube angle ng bike na ito. Meron kasi guys epekto yung sobrang taas na head tube angle. Example na lang, pwede kang maputulan ng head tube kung sakaling makagawi ka ng sobrang lubak na kalsada or mapajump ka ng hindi sinasadya. Pero based naman sa nakikita ko, hindi naman ito naging steep masyado. Tama lang naman yung kanyang geometry. Ay kahit salpakan mo pa ito ng up to 120mm na travel ng fork, okay na okay pa rin naman. So doon na tayo sa kanyang specs. Sa yung kanyang frame, basic lang naman yung kanyang frame. Gawa sa aluminum alloy, naka-internal cabling na. Yung head tube nga pala niya, parang tapered yung style. Pero pagdating sa baba, biglang pumayat. And kagaya nito, yung doon sa Rhino 801, which is yung aking bike. And para sa akin, okay na rin yung gantong head tube. At least nakuha na niya yung looks ng isang tapered na head tube, pati na rin yung tibay nito. And tamang-tama ito sa panahon ngayon dahil sobrang hirap makahanap ng mga tapered na headset. Nagkakaubusan kasi ngayon ng mga tapered na headset, epekto ng sitwasyon ng mundo natin. And pagdating naman sa kanyang fork, naka-air suspension na rin pala ito. Hangin na yung nasa loob ng kanyang suspension fork. Meron na rin pala itong ABS lockout. Ito yung klase ng lockout na pwede ka makapamili ng iba't ibang level ng paglalock sa fork. And mas maganda ito dahil matatansya mo na mabuti kung alin ba yung tamang play ng fork para sa'yo. Naka-reverse arch na rin pala ito. Ito yung nakabaliktad yung arch na ginaya doon sa mga Manito na forks. Ang sabi ng Manito na original na gumagawa nito, nakatutulong daw yung reverse arch upang maging mas matibay at magaan yung mga fork. So pagdating naman sa kanyang brakes, Shimano MT200 hydraulic brakes na yung nakakabit dito. And para sa price, okay na rin naman yon. Maganda rin naman yung performance itong Shimano MT200 hydraulic brakes. And nandito na tayo sa pinaka-highlight nitong bike na ito. So pagdating sa drivetrain, naka 1x12 setup ito na Shimano SLX M7100, yung nakakabit na drivetrain dito. Ito yung pinakabagong Shimano SLX na inilabas last year. Trickle down ito nung lumang Shimano Diora XT. And I think ito rin yung nagpasulit sa bike na ito. And malamang ito rin yung maging dahilan nyo kung bakit nyo bibilhin itong Phantom 799. So okay, yung kanyang shifters, Shimano SLX na M7100. Ito yung Shimano SLX na textured na yung shifting lever. Maganda ito upang hindi dumulas yung inyong mga daliri kapag nagsiship ka. And malaking tulong nito sa mga kagaya kong pasmado yung kamay. Yun nga lang, nakakabit pa nga lang sa bike nito, paklamp type pa lang. Hindi pa ito yung iSpec EV. Dahil nga, hindi iSpec compatible yung kanyang brakes, which is yung Shimano MT200. Dahil kung gusto mong iSpec yung shifters mo, dapat iSpec compatible din yung brake levers na gagamitin nyo. So okay, so pagdating naman sa kanyang RD,
Shimano SLX, M70-100. Ang kinaibahan kasi nito, doon sa last generation ng Shimano SLX, is kaya na nitong mag-accommodate up to 12-speed na cogs. And pagdating sa itsura, mas maganda rin ito kumpara doon sa nagdaang version. Ang kagandahan pa sa kanya, kaya nito mag-handle up to 1150T na cogs nang hindi ginagamitan ng Goatlink. And napatunayan niya yun sa bike na ito dahil yung gamit na cogs nitong Phantom 799 is 1150T. And kung makikita nyo naman, wala kayong makikitang kahit anong Goatlink. RD hanger lang at saka yung mismong RD, okay na. Naka-long cage na rin pala yung RD na ito. And pagdating naman sa kanyang crankset, pro wheel sphere yung crank nito, alloy na yung kanyang crank arm. Naka-1x ito, na 32T yung bilang ng ngipin sa kanyang chainring. Naka-square type pa lang din pala ito. Alloy na rin pala yung kanyang handlebar, stem pati seat post. So pagdating naman sa kanyang gulong, CST Rockhawk, yung gulong na nakakabit dito, 27.5 ito, na mayroon 2.25 na lapad. Kung titignan nyo yung kanyang knobs, medyo makapal yung kanyang knobs at aggressive din yung kanyang pattern. So para naman sa panghuling tanong, magkano nga ba itong bike nito at paano ko nasabi na sobrang sulit niya? So napag-alaman ko na ang price niya is mga nasa 19,500 pesos. Mga nasa 19,500 pesos. And considering na Shimano SLX M7100 na yung kanyang drivetrain, as in sobra-sobra pa, as in sobra pa sa binayaran mo yung performance na makukuha mo dito sa bike na ito. So unang-una ko nga nalaman yung kanyang presyo, napamura talaga ako. Hindi napamura sa presyo, kundi nakapagmura talaga ako. As in guys, sobrang mura. Biruin mo, naka Shimano SLX M7100 ka na, 12-speed yung kanyang cogs, na merong 1150T, naka air suspension na, tapos mga nasa higit 19,000 lang yung kanyang presyo. As in guys, wala na talaga ako masabi. Although meron ako nakikita sa Facebook na ibang bike shop na ibinibenta ito na mga nasa around 22,000 up to 23,000. Pero guys, kahit ibenta pa siya ng 25,000, para sa akin sobrang sulit pa rin ito. And wala ka na guys mahanap na ganitong kasulit na bike sa ibang mga brands. And para nga pala sa mga magtatanong kung saan bike shop ito pwedeng mabili, maglalagay na lang po ako dyan ng mga link na mga Facebook page na mga bike shop sa Facebook, and kayo na yung bahala mag-inquire sa kanila. So yun lang muna guys, at sana nagustuhan nyo itong video natin ngayong araw. And guys, pakipollow din po pala ako sa aking mga social media accounts. Meron din po pala akong Instagram at saka Facebook page. And syempre kung hindi ko pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pindutin nyo lang yung subscribe button nyo sa baba para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. So yun lang po muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.